Tao akong hindi mapipigilan ang sarili na ipagtanggol ang mahal ko. I have friends who made me feel loved and secured, people who brought me closer to God. Magandang hapon mga kapamilya. May mga pagkakataong sinusubok ng tadhana ang ating buhay. Mapapadala ka ba sa agos ng buhay sa mundo o isasabuhay mo ang buhay na gusto ng Panginoon para sa iyo? Tampok sa kwento natin ngayong hapon ay hango mula sa totoong kwento na ipinadala ng liham ng isa sa masugid na delegate sa encounter na ito, si Camila o Hannah. Babasahin ko ang kanyang liham. Dear Charot, bilang isang dalaga na nakasalalay lahat ng responsibilidad, napilitan akong mag-abroad. Action. Excuse me. Where's the exit going to Abu Dhabi Airport? Mr. Camila, oh, Nana here. Hello, ma. Dumating ako sa Abu Dhabi nang may trabahong naghihintay sa akin bilang isang sekretaryas sa prestigyosong kumpanya. Doon nabuo ang mga pangarap ko para sa aking sarili at pamilyang naiwan ko sa Pilipinas. Dumaan ang mga araw na masaya ako sa trabaho. Madaming mukha, pati na rin mga kaibigan. Action! Bagong recruit, no? Why don't you invite her to the show? Okay lang yan. Tara, go. Mag-outfit ka na ng very sexy. Let's go na. Dumating sa punto na sobrang saya ko sa pagbabar. At sinabi kong, this is true happiness. Nasundan ng ganitong gawain, naisip kong ito ang pantanggal ko ng homesickness dahil na rin sa malayo ako sa pamilya ko. Action. Kagin ka lang. Isang araw pa ay nagkamabutihan na kami ng aking katrabaho na siyang inaakala kong magiging tama para sa akin. Nagsimula siyang mahalin ng sobra. Nagtuloy ang magandang ugnayan ng boyfriend-to-be ko. Action! Lingid sa kaalaman ko, ang kaibigan kong pinakamatalik ay niloloko lang ako. Best friend, what do you want? Kasi akong love na, feeling ko love na, eh wala akong data. Pwede ba akong makisend na gawin ko kasi magkikita yan kami. Pogi naman pala itong friend. Charot, sobrang nasaktan ako sa mga naiisip ko na baka tama ang hinala ko na soon to be boyfriend at best friend ko. Wala akong magawa na pati pagbabar na lang ang tanging alam kong comfort sa akin. Kung kaya naman ay pilit kong sinusubukang maging masaya. Nagbar ako, nagpakasaya ako at sumama sa pagsasayaw sa bar si Charot. Eh, sayaw na tayo, girls! Action! Yeah, bye!
nakita ko ang best friend ko ng lalaking iyon. Nalugmok ako, Charo. Hindi ko alam kung saan lalapit. Hindi ko na kaya pang magtiwala sa tao. Bakit? Akala ko yun ang totoong kasayahan. Bakit kung kailan na ako nagba? Bakit kailangan pati bakit pati kailangan yung kaibigan ko lukuin ako? Masyado na ba ako makasalanan? Hindi na ba ako tumatawag sa'yo, Panginoon, kaya mo ako pinarurusahan? Gusto ko lang naman ay maging masaya at palaya. Isang araw na lamang, Charo, na mapagtanto ko na ang matagal ko nang hinahanap na kalayaan sa puso ko ay maging daan ng isa kong kaibigan para makamta nito. Camila, kamusta ka? Okay ka lang ba? May mga pinagdadaanan lang ako sa buhay. Masaya ako, Charo, dahil kung hindi dahil sa kaibigan ko, ay hindi ko mararanasan ang tunay na saya na matatamo ko lamang kay Jesus. Ang akala kong buhay noon ay siya palang nagpapahamak sa akin. Nagtayo sa Panginoon. Tunay nga namang when we have repentance, it will lead us to restoration. And therefore, when we are being restored, we will have inner healing. Sana ay may napulot kayong aral sa kwento ko. Ito po si Charo. Maraming salamat, kapamilya.